Okay, guys. Update po tayo sa Kim Pao for today. Yung topic po natin sa ngayon, guys, is Paolo Avellino muntik ng masuntok ng isang fans. At yung may blind items po tayo, actor kinuusap ng management nila Paolo Avellino ang Kim Pao dahil nababastusan ata si Kimmy sa kanyang joke. Bago po natin umpisahan ng ating kwento, gusto ko lamang po magpasalamat at gusto ko lamang po ibahagi sa inyo ang aking introduction. Okay, pasok. Okay, alright. Bago po natin umpisahan ng ating topic for today, gusto ko lamang po i-subscribe ninyo ang ating YouTube channel na Peanuts Vlog. At paki-like, subscribe at share naman po dahil isang malaking tulong po yan para sa ating lahat. At maraming salamat po. Huwag naman po kalimutan na panoorin ninyo hanggang simula at hanggang dulo po. Start na po tayo sa ating topic na, guys, kung saan po ay Paolo Avellino muntik ng masuntok ng isang fans. Do you believe, guys, na muntik na masuntok ng isang fans dahil ganito kasi yung kwento ayon dito sa ating legit na sources, guys, is si Paolo Avellino at saka si Kim Chiu po ay hindi yan sinasapubliko kundi yan po ay talagang private dahil hindi po nila yan binag kahit saan man po. Bago lang daw ito na naganap, guys, nung nagkaroon daw sila ng tampuhan. And then, siguro natoon din na mainit yung ulo ni Paolo Avellino sa mga fans. Ganito daw kasi nangyari, guys, ayon dito sa ating legit na sources ay si Kim Chiu daw kasi po is naglalakad sila. And then, there was a time na parang na hipo at I don't know if parang ang sabi kasi nating legit na sources is naglalakad daw sila Paolo Avellino na papunta sa condo and then may mga isang fans daw na parang gigil na gigil daw kay Kimmy sa sobrang ganda ba naman ni Kimmy, guys, sa sobrang ganda talented naman ba naman ni Kimmy, guys, sino ba naman ang fans na hindi manggigigil sa kagandahan ni Kimmy at sa kabaitan niya. Kaya yung time daw na yun is parang kumbaga is gusto ata magpa-picture yung isang fans. Kaso nga lang parang ang sabi daw naman kanyang kasama is wag na bro kasi medyo lasing ka at napaka-professional yung dalawa na gusto natin kapicturan lalo't mga artista pa. Yun daw yung sabi ng mga kasama nila. Pero ang sabi daw niya is matagal niya na daw crush si Kim Chiu. At ito naman si Paolo Avellino dahil nga po super protective kay Kim Chiu ay talagang inalalayan daw siya ni Kim. Inalalayan daw niya si Kim Chiu. Yung pag-alalay daw kay Kim Chiu ang sabi daw ng isang fans. Kasi tatlo daw po sila yan, guys. Yung isang legit na sources natin, yung kaibigan ni Kim Chiu, si Kim Chiu at saka si Paolo Avellino. At yung, ay apat pala sila, guys, at saka yung may barkada din pala si Paolo Avellino. Na kapag lumalabas kasi sila, parang may tropa sila, ganoon. Ngayon, ang sabi daw ng fans kay Kim Chiu is pwede pa picture pero medyo lasing-lasing na siguro yung fans. At yung fans na yun, guys, is idolo daw niya talaga si Kim Chiu kahit saan man. At simula pa daw nung nag-start si Kim Chiu sa karera niya is talagang idolo daw niya. Yun yung ayon sa ating legit na sources, guys. Kaya itong source natin is hindi naman natin pwedeng i-reveal kung sino. Diba? Hindi naman din natin pwedeng i-reveal kung sino itong mga netizen na to. Pero itong mga netizen na to, guys, is parang kabildingan nila Kim Chiu sa kanilang kondo. Kasi palagi daw nakikita ni Kim Chiu ito sa baba ng lobby nila sa kondo. Ayon sa ating legit na sources, guys, is
muntik na daw masapak ni Paolo Avellino yung guy na yun, yung fans na yun. Dahil hinila daw ata niya si Kim Chu, pero yung paghila daw niya ata is pagtingin daw ni Paolo parang nabastusan daw si Paolo sa paghila niya. And yet, alam naman natin na si Paolo Avellino po ay isa sa mga artist na napaka-gentleman at hindi naman natin yan maipagkaila sa kanya. Halos alam naman po natin kung ano yung talagang tinutumbok ni Paolo Avellino na ang babae ay nire-respeto. Hindi yan pinabastos. Parang yun siguro yung tinutumbok ni Paolo Avellino sa kanya. Pero siguro, hindi niya siguro maitindihan or dahil gawa ng kalasingan niya, sabihin na lang din natin na ganun, ay hindi niya na-control yung kanyang sarili. Kaya itong si Paolo Avellino, medyo ata nawala sa mood at pinoprotektahan lang niya si Kim Chu. Kaya ang nangyari, muntik nang nasapak si Paolo Avellino that time dahil sa pagprotekta kay Kim Chu. Pero we're in fact naman na mali naman yung netizen, yung isang fans dahil kung kailangan mong, kung kinakailangan na lasing ka ba, hindi naman porke lasing ka hindi ka na marunong rumespeto. Siyempre yung mga yan pag fans ka kasi, kung pakiramdam mo eh fans ka nila at saka paborito mo sila, kailangan mo din irespeto kasi babae yan. Yan yung punto kasi ni Paolo Avellino. Ayaw niya na may nambabastos kay Kimi pagdating sa mga ganyan at lalo't lasing. Siyempre, matagal nang kasama ni Paolo Avellino si Kim Chu at kailangan niyang irespeto yun. Kasi nga po si Paolo Avellino ay nire-respeto niya si Kim Chu at alam naman po natin yan. Kaya muntikan na daw na masuntok si Paolo Avellino dahil sa pagprotekta niya kay Kim Chu. Kaso nga lang daw, buti na lang may gwardiya daw na nakakita. At sabi daw ng gwardiya, pinalayas daw ata yung mga lasing na fans at sinabihan sila. Ay napapasalamat daw si Paolo Avellino sa mga gwardiya na yun na dalawa dahil kung wala daw yung gwardiya baka siguro bukol na yung mukha ni Paolo Avellino. Yan yung ayun sa ating legit sources, guys. Yung guy na yun, guys, is may itsura daw siya. At matagal na daw niyang gusto si Kimi. At yung bang makapicture pero nawawala daw siya sa mga schedule at oras ni Kimi. Kaya siguro nataon na ganun ba at lasing pa siya. Kaya yun po. Ayos sa mga commenters natin dyan, pakicomment down below nyo lang po kung tama yung ginawa ng guy na yun. At kung mali naman po, pakicomment din po para malaman din ng guy na yun kung ano talaga yung kanyang pinapaso. Pangalawang topic for today natin, guys, is yung blind items po natin to, guys. Sa actor, kinausap ng management nila Paolo Avellino dahil nababastusan ata si Kim Chu sa kanyang joke. Itong actor na to, guys, is isa sa mga dating sikat noon at alam naman po natin na porque nagbabayaral ang trending sila Kim Chu ay kila Kim Chu at Paolo sila kumakapit para din po ay magkaroon ng trending ang kanilang pangalan. Pero itong actor na to, guys, is mahilig daw talaga ito sa mga joke na salita. Pero yung joke niya kasi nataon sa mga joke niya na hindi ata pumasok sa loob ni Kim Chu yung kanyang joke. Dahil yung joke niya daw pala sa harap nila Kim Chu at saka si Paolo Avellino ay tungkol sa breakup nila ni si Yan Lim. Yun daw pala yung joke niya, guys. Siyempre alam naman din po natin na yung joke na yun is
ayaw nang banggitin ni si Yan Lim yung about, ayaw na ni Kim Chun na banggitin yung pangalan ni si Yan Lim tuwing sila po yung nag-uusap. Parang kumbaga is, hindi talaga natanggap or hindi talaga kaya kaaya-aya yung Jogja para kay Kim Chu, at umiyak daw si Kim Chu guys sa kanyang joke dahil harap-parapan daw kasi siyang ginok kasama daw si Paulo Avelino. Harap-parapan daw niyang ginok silang dalawa na patungkol pa talaga sa kanilang ex. Na diba si yung vlog ko dati na si Paulo Avelino ay nagluluto ng soup ni Kimmy. Yun yung parang kumbaga is kinonek daw ng isang actor na yun dun sa pagluluto ni Paulo Avelino kay Kimmy. At ang sabi daw ng actor na yun guys is, baliktad na ngayon ang panahon, Kim, sabi daw niya. Noon ikaw yung nagluluto, ngayon yung si Paulo na yung nagluluto sa'yo. Anong nangyari? Sabi daw niya. Parang may ibig sabihin siya na hindi lang matanggap ni Kim siguro yung joke niya, at nakita daw ng isang staff yung reaction ni Kim sa kanyang joke, kaya ito ay agad ng kinausap ng mga management yung actor na ito. At we don't know guys kung itong actor na to ay matagal niya daw pala itong tinatanong sa management nila Kim Chu at saka si Paulo Avelino kung po pwede daw siya maging cast sa kanilang project. Pero sagot daw naman ng mga management is depende daw kung ilan daw ang kailangan nilang mga cast, dahil may mga cast daw na may mga importanteng trabaho o ginagawa, ay nagli-leave daw muna sila. Parang kumbaga is padoble na lang daw sana siya. Pero dahil ata dun sa nangyari ba guys, dahil sa kanyang joke na napaiyak daw si Kimmy sa likod ng backstage. At siyempre, pag napaiyak si Kimmy, ibig sabihin po niya guys is hindi talaga niya makere yung joke, dahil nga po alam naman din natin na hanggang ngayon po ay ayaw banggitin or ayaw marinig ni Kim Chu ang pangalan na si Yan dahil sa kanilang past. Pero bakit kaya? Ang tanong natin guys is matagal nang nakamove on si Kim Chu eh. Kung tutuusin natin is matagal na siyang nakamove on. Pero siguro dahil sa matagal na siya nakamove on at ayaw niya na sigurong balikan yung kanyang past, pati siguro pangalan ni Sian is ayaw niya nang marinig pa. Dahil nga po nakamove on na siya sa kanyang past. Yun siguro yung pinapaywating ni Kim Chu. Pero dahil may mga fans din kasi na hindi nila din maitindihan yung punto ng kasama nila, kaya ito ay hindi siguro aware yung actor na ito or di kaya may sarili itong intention. Ang tanong po ng mga netizen dito sa actor na to is ano kaya yung intention niya, bakit kaya nabanggit pa niya si Sian Lim, halos naman kasama naman daw niya si Kim Chu sa mga ibang cast, eh binabanggit naman daw ni Kim Chu sa kanya yung tungkol sa kay si Yan Lim na ayaw niya nang banggitin ang pangalan si Yan Lim. Pero hindi ko maintindihan guys kasi ang actor na to is kasakasama naman nila Kim Chu tuwing sila po ay nag-vacation sa ibang lugar. Yun yung hindi ko maintindihan guys kasi hindi ko alam kung saan humugot si actor na ito, or baka siguro sinasabi niya ito dahil nandyan si Paulo Avelino sa tabi ni Kim Chu para din siguro masaktan si Kim Chu. I don't have idea regarding this actor na to na kung saan ay gumawa siya ng sarili niyang kwento. Kaya maraming netizen po ang nagsasabi na di dapat magsalita yung actor ng joke man lang yan o kahit anumang klaseng salita yan na
nakakasakit kay Kimi dahil si Kimi po is nag-undergo ng moving on process. Dahil pag ikaw pala po ay nag-move on kahit pala pangalan or yung mga past or yung mga moment ninyo is kailangan mo na talagang, hindi naman na kailangan na kalimutan pero kailangan mo ng kumbaga is move on na salita. Kasi ang moment ay hindi yan, kumbaga hindi yan nawawala, nandyan na yan. Pero yung salitang move on is kailangan mo, wag mo muna silang isipin, kumbaga ba, wag mo munang isipin dahil ang pag iniisip mo kasi mga ganyan na terms, pabalik-balik na pinag-uusapan ang ex mo, ay hindi ka talaga nakaka-move on dyan. Yan talaga yung katotohanan dyan, guys. Hindi ka talaga nakaka-move on kahit anong gawin mo o kahit anong sabihin nila, pag ikaw ay nahihirapan sa lahat ng bagay, lalong-lalo na pag masakit yung ending ninyo at walang closure, dyan po papasok yung masasaktan ka. Dyan yung papasok yung may stress ka. Kaya nga itong actor na to ay pinagsabihan ng management dahil nakita daw kung ano daw yung reaction ni Kim Chu pagkatapos niyang ginook about kay Si Yen Lim. At alam naman po natin na nag-move on pa lang or moving on pa lang si Kim Chu. Alam naman natin na matagal na siyang naka-move on pero yung sakit ba is still fresh pa sa kanya at hindi naman natin may kaipagkailayon, guys. Kasi pag ikaw ay nasaktan ng todo talaga is yung sakit nandyan pa rin pero kailangan mo lang talaga mag-move on. Yun yung the best thing dyan, guys. Kaya kailangan po natin intindihin na hindi lahat ng bagay or hindi lahat ng joke ay pwede natin sabihin sa mga taong nag-move on. Sana maintindihan ng mga actor or actress man ito para sa ganun ay maiwasan po nila na makatapak ng kapwa nilang tao. At hanggang dito na lang po ang aking content. Paki-like, subscribe at share naman po ang ating vlog. Maraming salamat at God bless po.